Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. This one is about screen resolution changing pa rin. Yes, pero this one, bakit special itong screen resolution changer na tutorial na ito is dahil dito automatic na lahat. Yes, hindi mo na problema yung size ng icon, hindi mo na problema size ng font. Hindi na rin natin gagamitin ng website na ito, yung resolution calculator, hindi na natin kailangan yan. This one, dito sa app na to, automatic na lahat. Ano tong app na to? Ang app na ito is itong Pixels Resolution DPI Changer. Okay? Maganda po ito kasi dito nga lahat automated na po. Automatic. Ngayon, meron pa rin dyan magtatanong, of course. Meron pa rin kasi mga kababayan tayo na Pinoy na hindi pa rin alam kung para saan ang pagpapalit ng screen resolution. Usually, ang alam lang ng karamihan is sa Windows lang or sa mga laptop PC lang ginagawa yung pagpapalit ng screen resolution. Bakit nagpapalit sila ng screen resolution? Bakit binababaan ang screen resolution? Kasi mas gumagaan po sa processing power kung mas mababa ang screen resolution. Mas magaan sa graphics, mas magaan sa GPU, mas magaan sa CPU. Sa case ng smartphone, mas magaan sa chipset. Okay? Ngayon, kung gusto niyo ng proof, meron po tayong video na dyan kung saan pinapakita ko yung epekto ng pagbababa ng screen resolution sa smartphone. Okay? Basically, in a nutshell, ang nagagawa ng pagbaba ng screen resolution sa smartphone ay mas magaan nga na graphics. Kung heavy game like Genshin Impact, gusto mong malaro ng smartphone mo na hirap sa Genshin Impact, pag binabaan mo ang screen resolution, mas kakayanan nga ng konti. Battery improvement din, battery life improvement, since hindi nga pagod or hindi batak sa trabaho ang iyong chipset, ang GPU, hindi batak sa trabaho, ibig sabihin, less lang din yung battery na gagamitin nila. So, yun po yung intro doon. So, pasensya na ako, medyo mahaba ang intro kasi gusto ko lang malinaw to at alam ng mga taong nanonood kung saan tayo papunta. Okay, so balik tayo ngayon kay Pixel Resolution DPI. So, itong app na to is kailangan nyo install sa smartphone nyo. Okay, so yan. Yan po ang interface niya. Kasi lang ka-basic. Okay? So, dito po, gagamitin natin is free version lang. Okay? That means, isa lang ang pwede nating i-save dito na custom resolution. Yung pinaka-the best na piling mo, mapipili mo na screen resolution, pwede mong i-save. Yes. Like I said, once na na-setup mo na siya, lahat automatic na. Pwede kang bumalik sa original na resolution anytime. Pwede kang lumipat sa custom resolution anytime. Pero isa lang, isang beses lang kasi free version po ito. Ngayon, kung gusto mo, only, marami, click mo to, meron silang buy premium. Hindi po ito sponsor nila, hindi nga nila to alam eh. Pero nakita ko lang talaga na useful ito. So, papakita ko sa inyo kung paano siya mag-work. Kung balak nyo naman bilhin yung buy premium, yung premium, mura lang naman po, 37 pesos lang. Yeah. Para sa ganitong tools, mag-improve yung performance mo, hindi mo kailangan bumili ng bagong smartphone, sapat na siguro ng 37 pesos, di ba? Kung gusto mo unlimited, like ako, actually binili ko na siya yung premium niya. Magpapakita ko sa inyo. You can see, ang dami ko ng custom. Ito, custom, 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 custom. So, meron akong limang custom resolution. Magkakaiba po yan. 540, 521p, 927p, 1024p, 867p. Pero ang original ko, yung preset, 1080p. So, ito po kasi is premium na. Binili ko na siya kasi worth it. And base sa test ko, yes, worth it po talaga siya. Ito ay premium. So, marami kang pwedeng i-save pag premium. Pag free, isa lang ang pwede mong i-save na custom resolution. Okay? Ito ang mga requirement kung ready na kayo. By the way, bago kung ba tayo magtuloy, this one is S23 Plus, Android 14. Nagagamit siya sa Android 14 sa latest na Android version. Para maniwala kayo na mag-work to sa para sa lahat kasi nga hindi kailangan dito ng wireless debugging. Walang wireless debugging dito. Kailangan lang dito developer options na lang at saka USB debugging. Which I believe lahat ng Android smartphone merong USB debugging sa loob ng developer options. Okay? So this one, Android 11, gumagana sa Android 11 LG V50s. This one is Infinix Note 10 Pro. Yes, buhay pa rin po ang Note 10 Pro dito sa bahay. Nagagamit pa rin for gaming. Infinix Note 10 Pro, Helio G95. Mabuhay mga Helio G95 dyan. Yes, pinagamit po ito ng kids dito and nakaasahan pa rin po siya sa gaming. Helio G95. So this one, Android 11 din po ito. Yan o, Android 11 din po yan ha. Yes, and 1080p ang kanyang screen resolution. So, try natin pagganahin dito itong si Pixels. This, papaganahin natin to dito. So, ano mga requirement? Requirement, unang-una syempre yung smartphone mo plus data cable. Okay? Usually, yung mga kasama sa box na cable is power cable po yon and data cable supported niya na. Ngayon, yung mga nabibili sa bangketa, usually, power cable lang yon. Pero kung original lang gamit mo or nakabili kayo ng original na at least quality na cable, usually, power cable na yon supported din niya ang data cable. So, like this one. Yun yung pangalawang requirement. Pangatlong requirement is manghihiram kayo ng smartphone.
Okay, manghiram muna kayo. Saglit lang naman to, promise. Mabilis lang to. And wala kayong gagawin doon kundi mag-install lang ng isang app. Itong isa sa mga app na to. Pili lang po kayo diyan kasi usually kasi hindi available to sa ibang smartphone. Ito hindi available sa ibang smartphone. Ito hindi available sa ibang smartphone. So itong tatlong to, pili kayo kung alin dito ang available sa smartphone niyo na mahanap niyo sa Google Play Store. Isa lang po diyan, isa lang. Hindi niyo kailangan install lahat diyan. Isa lang po sapat na. Pipili na lang kayo diyan, okay? So install niyan sa hiniram niyong smartphone. Ito yung hiniram na smartphone. Tapos, ang i-install nyo naman sa sarili nyo smartphone is yung Pixels. So, install ko muna. From here, install muna natin, Pixels. Type nyo lang yan. Ngayon, kung tamad kayo mag-type, iwan ko na lang din yung link sa video description. So, ito po siya, available. So, 3.4 MB lang siya, maliit lang, light lang po talaga siya. So, install muna natin. Sundan nyo lang po ha, yung steps natin. Step by step na po ito, hindi na po kayo magkakamali. Ayan na po siya. Yes. So, nakahanda na yung preset. Yung preset, that means yan yung original niya na resolution. Nandyan lang yan in case na anytime gusto nyo siyang ibalik sa original na resolution. Okay? Now, this one again is a free version kasi inalok niya tayo ng buy premium. So, that means free version po ito. Gusto ko pakita sa inyo na nag-work ito kahit na free version lang. So, yan. Naka-install na, di ba? Ngayon, punta na tayo sa developer options. So, punta kayo na settings. Usually, naka-off ang mga developer options nyo kasi yung issue sa GCash. So, i-on natin ang developer options saglit lang. Don't worry about your GCash. Pwede naman pong i-off ang developer option sa mga ewan ko dyan na nagwawala kapag nakuha ng developer options. Isang switch lang naman ang developer options. May switch po siya para i-off pag kailangan mong i-open ang GCash. Hindi ko alam bakit OA yung iba dyan. But here we go. Wala pang developer options ito. Hanapin nyo ngayon yung build number. Usually, nasa about phone or my phone. Sa mga Infinix item, nandito sa taas yung my phone. Sa iba, nasa pinakababa yung my phone nila, system, something like that. So dito sa, dahil Infinix ito, applicable din ito sa Tecno and Itel since iisa lang naman po ang kanilang interface. So my phone, hanapin po natin yung build number. Ayun ang build number. Click lang natin ng 7 times yung build number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then hanapin yung pin. Okay, so na-on na natin yung developer options. Hanapin natin siya ngayon. Developer options, usually nasa system yun eh. Ayun ang developer options. Okay, pag hindi nyo mahanap, since naka-turn on naman na siya, type nyo na lang. Kasi naka-on naman na siya, lalabas na yan. Developer options, ayun. Tinype natin developer options. So yan, nakapasok na tayo. Ngayon, sa mga OA dyan, planning, naka-on down developer options, hindi magamit ng GCash. Ayan lang po yung on and off switch niya, nasa taas. Pagpasok mo ng developer options, nasa taas ang on and off switch. I-off mo pag gagamitin mo na yung GCash, i-on mo pag hindi na ulit. Okay, may on and off sa taas ng developer options. Okay, ayan, developer options, on. Gagamitin kasi natin siya. Ngayon, ano yung pangalawang i-on natin? Ang pangalawang i-on, dalawa lang to, USB debugging. Okay, hindi po involved dito si wireless debugging. Hindi natin kailangan ng wireless debugging dito. USB debugging lang. Turn on. Okay na po yan. Nakaset na yan. Now, ang gagawin natin. Bago mo i-open yan, kailangan muna natin i-activate yung ADB. Okay, one time mo lang gagawin to. Don't worry, once na activate mo na, okay na. Kunin mo yung hiniram mong smartphone ulit. Make sure na naka-install na isa rito. Isa dito sa mga app na to. And then, yung data cable, saksak mo dun. Dito, wala kang gagalawin na developer options. Ha? Sa hiniram mo, wala kang gagawin, wala kang i-on na developer options. Hindi mo kailangan i-on ang developer options sa hiniram mong smartphone. Ang kailangan mo lang, i-install itong isa dito sa mga app na to. Isa lang ang kailangan mo rito. Pili ka na lang dyan. Now, mag-open ka ngayon ng alin dito mapili mo. Like kunwari, si ADB OTG Shell. Alright, nakahanda na dyan. Tasaksak mo ngayon yung kabilang dulo sa kabilang dulo. Okay, enable OTG. O, siyempre, i-on natin yan. Sa ibang mga smartphone, automatic naka-on na eh. Sa mga hindi pa, i-on mo na lang. Alright. So, balik tayo sa umpisa. Hugutin ulit natin. Ngayon, isasaksak naman natin ito. May lalabas na notification dyan or permission. Ia-allow po natin pareho. So, saksak. Ngayon, pipili ka ngayon kung anong app. Usually, hindi na yung pipili sa akin kasi tatlo. Kaya pagpipilian ako. So, try natin itong ADB OTG Shell. Just once. Yun. So, hinihingi niya. Always natin. Always allow. Yun. So, ngayon nakapasok na tayo. O-open natin ngayon si Pixels. Open mo yung app na Pixels. Kailangan natin mapalabas yung permission. Paano palabasin yun? Click mo lang itong custom. Type ka lang dyan ng random. Like kunwari, 1080. Yan. Kita nyo, nag-automated na siya. So, click nyo yung preview. Yan. Yan yung hinihintay natin na permission required. Ta-type natin yan. Itong, nakikita nyo? Itong ADB Shell PM Grant. So, pero hindi nyo itatype yung ADB Shell. Dito na kayo mag-i-start sa PM Grant. Yan. So, tatype na natin yan dito. PM space Grant
space com dot tribal fs dot pixels space ulit android dot permission. Make sure na tama yung spelling at space ha. Susundin nyo talaga per tooldoc, spelling, and space. Hindi pwede magkamali. Otherwise, mag-i-error yan. So, double check lagi sa pagta-type. So, continue. Dot, capital right, underscore. Base rito, underscore daw. Capital secure, underscore ulit. Capital settings. Okay? Pag pinindot ko tong enter na to, dapat umokay siya. Okay? Or hindi magkaroon ng error dito. So, click natin ang enter. Walang error. See? Hindi po nag-error. That means successful. Tama yung spelling, tama lahat. Yung space, tama lahat. So, walang error. Dito, lipat na tayo sa kabila. Click natin dismiss. Okay na yan. Ibig sabihin, pag kinlik natin itong preview, dapat hindi nalalabas yung permission requirement. So, click natin preview. Lumabas pa rin. So, ibig sabihin, may bug. Pagkaganyan ng bug, tatanggalin natin siya sa recent apps. Ulitin lang natin. Huwag mo muna ulitin dito. So, another ulit. Open ulit ang pixels. Custom ulit. Tryin natin ngayon. Since ang resolution nito is 2640 by 1080, babaan. Kailangan mas mababa ha. Huwag po mas mataas. Kasi usually, sa mata, pag pinataas nyo, mas mataas dyan sa 2460 by 1080. Like, ganyan nyo, 2560. Basta tumaas ang value, may possibility. Hindi ko yung sabing mangyayari talaga yun. Pero may possibility na mag-boot loop ang smartphone nyo. So, problema pa yon. So, factory reset ang ending nyo doon. So, maganda, laging mas mababa lang dyan sa nakalagay na 2460. So, lagay natin, tatype natin is 2360. Automatic na siyang nag-adjust agad yung width. Dito ka lang magta-type, matik yan, mag-a-adjust, and then dahil naka-automatch DPI, make sure na naka-on ito, automatic na rin yan na i-adjust niya yung font and icon. Yung DPI po is, ang tinutukoy dyan is yung font at saka icons. Hindi lalaki yung icons mo. Matik, i-adjust niya na agad yun. Basta naka-on po yan. Okay? Now, click natin itong okay, and then click natin itong preview. Failed. Okay? Nag-fail daw. So, ibig sabihin may bug pa. Dito sa pangatlo, mag-work na yan usually. Pasensya na kasi may bug talaga itong app na to. So, pangatlong try. Try natin ulit mag-type. 2560. Matik na siya. Matik na lahat. Yun lang pipindutin mo sa height. And then try ulit natin preview. Nag-work na. Okay? So may bug po siya. So usually sa pangatlong try siya napasok. Basta na-i-enter nyo na doon, huwag nyo na problema. Once na nag-work na yan, pwede nyo na po itong hugutin. Okay na. Solid nyo na po ito. Isolid nyo na yan sa hiniraman nyo na smartphone. Hindi nyo na po kailangan na smartphone na to. Okay. So, focus na tayo dito ngayon. Preview ulit. Try natin ulit ito. Itong resolution na to. Pero this time, mas mababa na. Kung kanina, 1080p, bababa tayo sa 1160x509. Mas mababa, syado mababa. 1560. Kailangan targetin natin yung 720p. Kasi 1080p, so kusunod dapat 720p. Try natin ang 1660. Ayun, malapit na siya sa 720. So, pwede na po yan. Ngayon, click natin yung preview. Ayun. So, automatic. Nakita nyo, lumalaki siya kanina, tapos kusa siya lumiit kasi nag-automatic yung DPI. So, bago siya mag-revert, click natin ang do not revert. So, naagapan natin. Ang gagawin mo ngayon, isi-save mo. Again, isang beses ka lang pwede mag-save. Okay? Save natin. Yan. Hindi ka na pwede magdagdag kasi free version po ito. Kung gusto mo marami kang ma-save, bibili mo siya ng premium, which is 37 pesos lang. 37 pesos lang. See? So, kung tingin mo magiging useful sa yung app na to, bili mo po yung premium. Hindi po ito sponsored ng app na to, okay? Nahanap ko lang to as in a few hours ago and ginawa ko na lang din siya agad ng video. So, hindi po siya sponsored just in case. Pero 37 pesos lang, ganito lang magagawa mo. Unlimited, like this one. Dito kasi binili ko na, again, binili ko na siya kanina. Lima. Actually, pwede pa ako magdagdag kasi unlimited po siya na custom resolution ng pwede mong i-save. Custom. Ito lang yung original na preset. So, ang benefits kasi po nito is, yun nga, madali pong bumalik sa dati. Like, kunwari, gusto mo na siyang ibalik sa original na resolution, click mo lang itong preset. Click mo lang yan. Preset. Apply. Hop, balik tayo. Kita mo, 1080p na siya ngayon. Okay? Balik tayo sa custom, apply. Okay, makikita mo, nakabalik na siya sa 728p. Para masigurado natin na totoo yung sinasabi ko, i-connect ulit natin itong hiniram natin. Ito lang is, pakita ko lang sa inyo na, na legit ito. So, i-connect ulit natin to, papakita ko lang sa inyo. I-checkin natin, ADBOTG. I-checkin natin kung nag-work nga siya. So, alamin natin kung anong size nito. WM space size. Ang lumabas?
728 by 1660, yung override size. Nakalagay dito 728 by 1660 or 1660 by 728. Balik natin sa original natin, ha. Apply. So, click ulit natin WM size. 1080p na siya. WM size lang. So, balik natin sa custom. Apply. Click ulit natin WM size. Tingnan natin. Pinapakita ko lang sa inyo na nagbago talaga siya. Na-detect siya na nagbago. 728 by 1660. So, it works. Okay? Yan. So, ang kinaganda, ang dali lang pong bumalik sa original. Kasi in case nagka-problem, balik agad sa original. Okay? And the best part, kapag nakabili nga kayo ng premium version, which is papakita ko sa inyo, ito yung premium version. Ito naman Android 14. Kanina Android 11. This one and Android 14. Nakita nyo, meron tayong 540. Sobrang baba niya. From 1080p, original, baba natin ng 540p. 1080p, 540p. Click, apply. Applied na agad. See, nakita natin 540p na siya. Kamusta yung icons? Yan. Parang walang nangyari. Kasi automatic, as you can see, automatic, nag-a-adjust din agad yung kanyang DPI or font at saka icon. Yung po ang purpose nun. Itong auto DPI na to. Yan. Auto match DPI. So, wala po niyan sa ibang apps na ginagamit natin before. So, improvement po ito na may ganito na tayong app na available sa Play Store. Okay? And mas madali na po lahat pagpapalit-palit ng screen resolution na hindi kailangan ng Wi-Fi o wireless debugging. Yun nga lang, kailangan nyo lang talaga. So, sa one time, yung hihiramin nyo is, what do you call this? Is kailangan makahiram kayo ng smartphone. Okay? Now, what if nag-restart ako? Ano mangyayari? Mawawala ba ito lahat? So, try po natin i-restart itong phone na to. Okay? Pakita ko sa inyo. Tanggal mo natin. Again, nag-work po yan, ha? Nasaan tayo ngayon? 1660. Balik natin sa original. Apply. Original na po. Nasa current na siya, di ba? Ngayon, lipat natin ngayon sa custom. Tapos saka ko i-restart. Okay, naka-applied na daw. And currently, nasa custom tayo. Current, 1660. I-restart natin ngayon yung phone. Babalik pa sa dati. 95% of the time, hindi naman perfect, I'm sure. Meron siguro dyan na talagang kakaibang mga smartphone. Kapag sinatdown mo, mawawala lahat ng pinalit mong screen resolution. Pero dito sa setup natin, hindi po mawawala kahit mag-reboot ka o restart. Dapat, at least 95% sure ako. Ngayon, restart natin. Pakita ko lang sa inyo na okay pa rin siya after ng restart. So yun, I hope mag-work talaga sa inyo to kasi malaki din ang improvement talaga na sa battery. Or kahit hindi malaki, kahit maliit lang, malaking bagay na rin yun na ilang minuto, 30 minutes to 1 hour ang madagdag sa maghapon mo dahil lang nagbaba ka ng resolution. Or yung nilalaro mo na dati puro frame drops, baka this time, baka, hindi ko sinasabing 100% na sure yun, pero baka this time is kayang-kaya na ng smartphone mo. Mga ganong improvement ba? Okay? And if in case lang na nagka-problem yung camera nyo dahil sa sobrang liit, may papakita rin ako sa inyong konting fix para dun sa camera. Ang laki ng ano, nung boot logo. Pero huwag nyo nang pansinin dyan kasi sa boot logo lang naman nakikita na ganyang kalaki siya. Pero pag nakarating na kayo dun sa mismong home screen, iba kasi na maselan eh. Paano paliitin yung logo? Huwag nyo nang pansinin po yun kasi nakikita lang naman yun kapag nag-re-reboot ka eh. But this one, wala akong fix para doon sa boot logo. Huwag nyo nang pansin yun yung place kasi hindi naman yun na maghahapon na tititigan nyo. Okay, yung boot logo na yun. Anyway, setup po na natin saglit. Ito na, nakapasok na tayo. Try natin ulit doon sa pixels, TP. Yan, ito na. So, currently, nandun pa rin tayo sa, pakita ko sa inyo, close up, 1660 by 728. Okay? Nandun pa rin tayo, hindi po na bago. What if gusto mo nang bumalik? Again, nandito lang po. Click po lang yan kung gusto mong balik sa dati. Parang wala nangyari. Okay? Now, what if naapektuhan yung camera mo? Try natin kung naapektuhan yung camera dito. Kasi usually iba yun ang nireklamo. Pagdating po sa output ng camera, kahit po anong resolution yan, hindi po naapektuhan yung camera. Usual naapektuhan lang yung viewer nyo. Itong screen lang. Sa screen lang naman naapektuhan. Yung nakala nyo bumaba yung resolution. Sa screen lang yon. Kasi kung ano talaga yung output ng camera mo, hindi po mababago yon sa actual kapag dinyo mo na siya sa laptop mo o sa PC. Like this one. 1080p ang screen resolution nito. Pero ang nare-record niya is hanggang 8K. Okay? So, hindi po related ang screen resolution sa output ng camera. Naintindihan nyo? Yes, kapag tinignan natin siya, binyo natin sa 1080p na smartphone, 1080p pa rin ang nakikita ko kahit 8K yung resolution. Pero once na, nilipat ko yung video na yon sa laptop ko,
ang lalabas dun is 8K resolution pa rin na screen na video recording. 8K resolution pa rin. Again, hindi po konektado ang resolution ng screen sa output ng camera. Yes, mabubuo mo ang 8K or 4K resolution na video sa 1080p as 1080p, pero it doesn't mean na yung 8K or 4K ay magiging 1080p. Ang actual size pa rin po nun is 4K or 8K once na tinransfer mo na siya sa PC or laptop. Now, binago natin dito, di ba? Nakita nyo kanina, nasa ano tayo, 728-1660, okay? So, tingnan natin kung naapektuhan yung camera. Lumaki. Nakita nyo? Ayan, magandang example to. Lumaki yung mga icons. Anong gagawin natin dyan ngayon? Kapag lumaki po yung icons ng camera, clear data nyo po yung camera. Okay, punta po sa app info. Tapos, storage, clear data mo or clear storage. Usually, nafifix yan. Pag hindi, baguhin nyo ulit yung resolution. Pero, usually, alam ko nafifix naman na yan. So, clear data na. Kailangan sure na wala dito yung sa recent yung camera ha. Then, saka natin i-open ngayon yung camera ulit. Tingnan natin kung umokay yung icons. Hindi umokay ang icons. So, sa ganitong sitwasyon, wala kang choice kundi i-adjust ulit yung resolution. I'm sure iba sa inyo hindi komportable na ganito kalalaki yung icons. Okay lang yun, naintindihan ko yun. So balik tayo dun sa pixels, adjust yun na lang ulit. So since hindi ka pwedeng gumawa ng pangatlong custom, mag-save ng pangatlong custom sa free version, papakita ko sa inyo kung bakit. Lagyan natin kunwari 1330, 583, okay? Okay natin. Tingnan nyo, preview, do not revert, pwede ba natin i-save? Hindi pwede. The free version, as you can see, free version can only save one custom. Isa lang pwede mong i-save. So, hindi pwede hanggat free version ito. Pero burahin na lang natin ito. Balik muna tayo sa normal. Apply. Okay. And then, dito, burahin na lang natin itong 720p natin. Remove. Then, custom ulit tayo. Adjust natin. Kung kanina 720, akit tayo na 900 siguro. 2100. Ayun. Malapit na sa 920p. So, yan. Pwede na siguro yan. Okay natin to. Preview. Do not revert. Save. Okay na tayo sa 920p. Click natin yung camera kung nag-improve. Camera. Ayun. So, mas okay dito yung icons ng camera. Mas acceptable. Hindi ganun kalalaki. Yan. Adjust na lang talaga. Try ko nga i-clear data. Baka mas mag-adjust pa ulit siya ulit. Camera. App info. Storage. Clear storage. Okay. Now, try ulit natin yung camera. Hopefully, mag-improve. Pag hindi, wala tayong magagawa. Adjust na lang. So, ganun pa rin. Medyo malalaki pa rin ng konti, pero at least, nag-adjust na ng konti dun sa dulo. Alright? Mas acceptable na yung size niya. Pero again, uulitin ko, hindi po apektado yung output ng camera nyo. Okay? Kung kaya ng camera nyo na mag-record ng 1080p, 4K, 8K, kahit na mababa po yung resolution ng screen, ang output pa rin ng camera nyo is 1080p, 4K, 8K. Okay? Just to be sure, i-check nyo sa laptop para makampante kayo at kumalma. Okay? Dito lang yan lumalabo sa viewer. Viewer lang po yan. Hindi po apektado again yung output ng camera nyo. Kahit na malalaking icon dito, pero once na nilipat nyo na yan sa laptop PC, yung pa rin po ang output niya. Kung 4K man yan or 8K. Okay? So yun, ngayon kung ayaw mo na, you can always turn back again sa Full HD Plus. Apply, tapos na, okay? So, I hope naging informative ito and this time I hope mas madali na sa inyo magpalit ng screen resolution, okay? This time, hindi na natin kailangan yung wireless debugging, hindi na natin kailangan ng wifi. Manghihiram lang talaga kayo one time nitong smartphone sa inyong mga tropa, pamilya, kapatid, nanay, tatay. Saglit lang naman. Tapusin nyo na lang. Mabilis lang. Install lang. Install nyo lang dito yung isa sa mga to. Okay na po yan. Ito sa mga to. Okay na po yan. Okay? Iwan ko lahat ng link dito sa video description. Iwan ko yung link dito sa video description. And maybe kung nagustuhan nyo, try nyo na lang din supportahan itong app na to para gumawa yung developer na mas marami pang ganitong helpful na apps. Kasi pag sinusuportahan natin ang developer, nagsisipag po. Pero pag pinipirata po natin ang mga gawa ng developer, tinatambad na po silang kumuha pa ng maraming quality ng mga products. Yun ay opinion ko lang kasi ganun din ang pakiramdam ko as a content creator. Pag pinipirata yung content ko at nire-re-upload, nakakawalang gana rin naman. Okay? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng content, gusto nyo ng ganitong mga tutorial, marami po nyan dito sa channel. And I hope na maging enough po yan na reason para mag-subscribe, like, and share kayo. Or share, mas maganda, share nyo rin itong video na to sa mga tropa nyo na, alam nyo na, alam sa mga tropa, masarap ipagyabang na, oh, kaya kong baguhin na napakadali na ang screen resolution ng smartphone ko. Madali nang ipagyabang na ganun. Kasi ganito na kadali siya ngayon at may ganito ng app. Okay? Link sa video description, iyon ko lahat to.
Hanggang dun lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon. I'm out.